Welcome back, mga kaaltab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na talakayan, mga kaaltab. Ito po yung The Mega Ball New Era, mga kaaltab, na kung saan pinagpipiestahan ngayon sa social media. Ito po yung sinasabi ko, mga kaaltab, na ano nga po ba'y nakatingin? Kapansin-pansin, mga kaaltab, na tignan niyo po yung daliri po o yung kamay nga po ni Alden Richards. Real talk to, mga kaaldab, tignan niyo po. Kaya nga po, marami nagtataka, marami nagtatanong, bakit nga po ba yan yung hinahawakan niya? Yan yung pero maraming agresibo ngayong true-blooded Aldab Nation na sinasabing tapos na nga po yung boxing. Ako, para lang po sa kaalaman ng lahat, para lang po sa mga mami, sa mga tita, sa mga senyor, eh, talagang ipinapakita na, hindi po ba? Ang ganda nga po ng video, may video pa nga po na gusto makipag-collab ni Gary Valencia, Gary B. Valencia, ano, kay Richard Polkerson. Tapos kay picture po, nakasama si Bea, si Richard Gutierrez, at si well, nakalimutan ko na rin yung po yung isa. Pasensya na po kayo sa mga nababanggit natin na pangalan ay medyo mali. Correct me na lang if I'm wrong. Hindi po kasi ako updated sa mga ganyan. Dahil sabi ko nga po sa inyo, ako 101% nakatutok lang po talaga ako lamang kaya tisoy. Kaya nga po naiinis ako minsan kapag sinasabihan tayong fake news. Di po ba? At least ako dito po, eh, kampante po ako. Matatag, di po ba? Kasi kung titignan nyo, dalawang post niya, hinahawakan niya yung kanyang wedding ring. Although, hindi siya sing-sing na wedding ring, mga kaaldab. Pero, ano nga po ba yung motibo niyan? Ano nga po ba yung ibig niyang patunayan sa event na yan? May kanya-kanya po tayong opinion, may kanya-kanya po tayong scenario, mga kaaldab. Pero dito, siguro naman po, alam nyo na panalong-panalo na ako. Alam nyo na may mga bagay-bagay nga po talaga na nasasabi nga po nila, yung ina-update ni Mr. Destiny, 101% kung titignan mo, totoong-totoo. Di po ba? Kasi alam nyo, marami nagtatanggol sa akin. Nagpapasalamat naman po ako sa mga mami, sa mga senior na kumbaga naniniwala at talagang tumutulong po sa atin. Para po sa inyo rin itong ina-update ko sa mga nagtitiwala. Napakasimple lang naman po talaga kasi ng pinapakita ko. Napakasimple lang naman po talaga ng ina-update ko. Di po ba? Yung iba na nga po nagsasabi na may punto naman si Mr. Destiny. Kumbaga, kumukuha rin naman po siya ng update mismo rin sa loob po mismo ng social media. Ang may kasalanan nito ay yung nagpo-post. Kasi alam nila, alam niya na maraming magre-react. Ulitin ko ha, unang-una kay Angel. Hindi po ba? Ay kay April sa bahay mismo o sa condo mismo ni Richard Polkerson. Real talk, mga kaaldab, may bata. Alam naman po natin na mainit si Baby Teo at si Playmate sa social media. Pero bakit nga po hindi ito masasabi na alam nyo na, yung hindi siya po pwedeng well, mahirap po talaga magkomento, hindi po ba? Alam na maraming mga netizen na nagbabantay, pero ginawa po nilang post yung video tapos hindi na po magpo-post. Anong rason, hindi po ba? Kasi napakasimple lang po, pag pumutok po kasi sa Aldab Nation, pinagpipiestahan po. Kaya lang maraming nega yung sinasabi nila, dapat hindi na nga po pinapansin. Eh, yung Aldab Nation naman po talaga, simula't simula pa lang yan, wala pang Armin, nagpo-post na po kami ng patungkol po kay Baby Teo. 2019 pa lang po, 2018, nagpaparamdam na may anak si Mengay, may, kumbaga, may real life couple na to. Tapos, ngayon lang po sila nagre-react. Kung kailan napakarami na at umabot na po ng ilang taon yung post namin at yung mga update namin. Tapos ngayon lang po kami sasabihan ng fake news. Bakit, mga kaaldab? Napakasimple, bakit? Kasi hindi po nila tanggap yung katotohanan. Although nandun na yun eh.
Di po ba? Ba't hindi pa po sila mag-move on? Hindi na lang nila. Katulad nga po ng sinasabi ko, galit na galit po sa akin ang mga Armin, Bane Fanatics at Alden Fanatics. Yung ibang mga True Blooded Aldab Nation, ang kalaban lang talaga nila Armin. Siyempre kasama na rin po yung main fanatics. Ako, number one, Alden Fanatics. Ang dami po nagre-react niya. Nahanap nga po nila ako doon para ma-block, para hindi na makakuha ng update. Sabi nga po nila, dito lang daw po kumukuha si Richard Folkerson ng update sa mga Alden Fanatics. Well, totoo naman eh. Dahil yung mga tao doon, hindi naman po masabi natin True Blooded Aldab Nation. Pero isa iba ron, kumbaga kampante lang. Kumbaga hindi nila sinasabi kung anong status nila, hindi nila sinasabi kung ano nga po ba sila, hindi po ba. Pero yung mga komento nila, maganda rin. Tapos titignan ko po yung profile nila, yung mga post nila, na kumbaga sa kanila, yung parang private siya, na doon mo lang makikita sa messenger nila, o sa post nila yung mag-uusap, tapos titignan mo yung mga kausap niya, True Blooded Aldab Nation yun. Doon po yun, pero hindi siya nakakapasok sa mga Alden Fanatics. Ibig sabihin, ang point ko doon mga ka-Aldab, hindi naman po nagre-research yung admin na yan eh, sa mga followers nila. Hindi porket followers ka nila titignan. Hindi po katulad natin na binubusisipa po natin isa-isa, tinitignan po natin bawat anggulo. Kaya po nalalaman kung fake news ba siya o hindi. At doon nga po tayo pumapasok. Di po ba? Kaya nga po updated tayo sa social media. Yun lang po hindi nila magawa. Dahil nakatutok lang po sila sa mga Armin, sa main fanatics. Di po ba? Bukod doon, wala na eh. E paano naman po yung mga kaibigan ni Ibyang? Paano naman po yung mga kaibigan ni Congressman Spotted? Hindi nila alam yung mga post na yun. Eh mas madalas sila pa yung kasama eh. Sila pa yung maraming post kaysa doon sa iniidolo nila. Kaya nga po nalalaman ko yung ganap kay Congressman Spotted. Real talk mga ka-Aldab. Kaya lang syempre yung mga Armin humihingi rin ng update. Dahil nga po, kumbaga ayaw masira yung mga fans niya, kaya gumagawa po siya ng paraan. Pero ngayon, never na po yan. Once na umupo na po talaga yan. At magsimula na pong magtrabaho. Sa dami po ng trabaho na nga asikasuhin niya, sa daming tao magbabantay sa kanya kung tutok pa rin nga po yung sinabi niya. Yan po yung tinitignan nila. Kaya yung sa Aldab Nation, sa Army, nako. Kung ngayon matagal mag-update, malamang buwana na po yan bago maglabas ng photos. Yung tipong nananahimik na siya, hindi na siya kinakausap po yung walang update sa kanya, saka lang po magpo-post. Pero si Ibyang talaga nagpe-piesta ngayon sa social media. Di po ba? Dahil nga po nakaupo na ang kanyang anak, eh talagang maraming tao ang nagulat na bigla na hindi po talaga nila ine-expect at wala po talaga nag-e-expect na mananalo at uupo nga po bilang congressman si Congressman Spotted. Real talk to, sinasabi ko lang po yung mga kaganapan. Kayo na rin po bahala magkomento.